Takaw. Tilapia. Tilapia sa Brunei. Pero alam niyo ba kung anong namimiss ko? Tilapia sa Pinas. Kaibigan, mga katakaw, kahit tayo, anong halian ni Boy Takaw? Takaw, kain kayo? Ulam ni Boy Takaw. Tilapia. Tilapia sa Brunei. Pero alam niyo ba kung anong namimiss ko? Tilapia sa Pinas. Alam niyo ba itong tilapia ito? May kwento to eh. Kwento ko sa inyo kung ano kwento ng tilapia. Nung ako'y nangangawin sa Pilipinas, almitang nahuhuli ng tilapia. Tuwan-tuwa ako, alam nyo, nung katakaw. Nung nag... hagis ako ng kawil sa isang sapa sa gawing itaas. Mabahay siya, maraming bahayan doon sa baba ako ng awil. Tapos nung ano ko ba, talagang dami, bawat hulog ko ng kawil ko, bilis nilulubog ka agad yung kawil ko. Talagang dumadawi siya, ang lalaki, patitiyan, ang lalaki, mga pula-pula lahat, mga palikpik. Tuwan-tuwa ako, talagang tuwan-tuwa ako. Kada hulog ko ng kawil, segundo lang, may huli na. Talagang tuwan-tuwa talaga ako kada hulog ko. Hindi pa ako nabot ng isang oras, umuwi na ako kasi hindi ko kayang dalahin yung huli ko sa dami, sa lalaki ng tiyan, ang nahuli kong mga tilapia. Kung busog na busog yung huli kong tilapia. Alam niyo ba doon sa huli kong tilapia, kala ko, sabi ko, matutuwa na ng asawa ko nito kasi ang dami kong huli, ang lalaki. Pero kabaligtaran, naghalit sa akin yung asawa ko. Kasi nga siya yung maglilinis. Hindi ko alam kung bakit nagalit. Sabi sa akin, minuro pa niya ako, walang hiya ka, huli ka ng huli ng tilapia, kala mo ba makakain to? Sabi sa akin, bakit naman? Bakit naman hindi makakain yan eh, katatabangan niya ang kalalaki, tuwan-tuwa nga ako. Sabi sa akin, tingnan mo nga to, huli mo to. O, subukan mo linisin yung isa. Yan, yung natirang yan. Sabi ko, sige nga, alis ka na nga dyan. Ako na nga maglilinis. Tuntua ako, sinakalisipisan ko. Ang lalaki. Sinakalisipisan ko. Sabi sa araw ng asawa ko, bakit mo yung tiyan? Para malaman mo kung bakit ako nagagalit. Di, kung bakit nga kaya nagagalit yung asawa ko? Hindi, ako naman. Hindi ko muna binaak. Nagkaliskis muna ako para sabay-sabay ka ako. Kaya kaliskisan ko muna to. Kinaliskisan ko ngayon. Matapos kong makaliskisan, tapos na. Dami.
kapagod din, no? Kapagod magkaliskis. Nung binaa ako ng tiyan, alam nyo ba, nakita ko, mga dilaw yung nasa loob. Tuwan-tuwa ako. Akala ko itlog. Nung amuyin ko, sabi ko doon sa, ano, sabi doon sa binaa kong tiyan, akala ko talaga itlog, madidilaw eh. Nung amuyin ko, ibang amoy. Parang nakakasuka na hindi yung maintindihan. Nung dinurog ko, pop, taragis niyan. Alam niyo ba kung ano yun? Ay, nako. Talaga sabi ng asawa ko, minura ako. Kasi nga, doon sa taas ng pinangawilan ko, bahayan, doon sa baba ako nangawil. Ano? Yun palang ginagawang kubeta nila, sa apang iyon. Kaya palang tataba ng isda. Ay, grabe. Sabi ko, hindi ko kayang kainin to. Ganun ganun. Pero nang hinayang pa rin ako, ang lalaki. Ang ginawa ko, pinirito ko ng malutong. Lalaki, hinayang talaga. E di, ngayon, hapon na, dumaan yung kumpare ko. Aray! Sabi sa akin, na mag-inom. E di, sabi ko eh, sige, bumili ka at may pulutan na dito. Sabi ko gano'n, kasi ang lalaki nga ng tilapia. Sabi, anong pulutan? Sabi ko, tilapia. Bumili kasi ako sa palengke ng tilapia. Niyabang ko na. Bumili ka ako sa palengke ng tilapia eh. Hindi naman pala nangangain yung mga bata at saka yung asawa ko. Ako lang nangangain. Kaya lang, ang dami ko nakain. Inulam ko nga kanina, sabi ko. Sabi niyong kumpare ko, o sige ka pare, at ako'y babalik. Bibili lang ako ng alak. Paglipas ng ilang minuto, siguro mga 10 minuto lang, bumalik. Bagong paligo na si may kumpare ah. Sabi ko, biniro ko, pare, mukhang nakatilapya ka na bago ka umalis na, bago ka nagpunta dito. Hindi naman, isa lang, sabi niya ganun. Tapos, may kasama siya. Pare, nasaan ba yung sinasama yung tilapya? Nilabas ko. Sabi ng kumpare, puta, pare, sarap naman yan. Kalalaki ng tilapya mong yan ah. Mahal ba ang kilo niyan? Mura lang ang kilo niyan. Nabili ko nga lang yan, 50 ang kilo dyan sa bayan. Kamura naman yan. Sabi sa akin. Ewan, mura pare. Di ngayon, kasama siyang isa, bali tatlo kami nag-iinom. Hindi ako namumulutan. Nagtatanong yung kumpare ko, pare, ba't hindi ka namumulutan ng tilapia? Pare, sawa na ako kanina, ang dami ko nang kinain tilapia, pinapak ko na nga eh. Nakumain ako. Sabi sa akin, ba't hindi ka namumulutan? Eh, sawa lang ako. Okay lang to sa akin, si Chiria. Nagpabili kasi ako si Chiria. Si Chiria. Sabi sa akin, ang sige pare, sarap na sarap yung kumpare ko. Ang katababa naman, sarap na sarap yung dalawa, sarap na sarap. Pagtagay na. Sabi ko doon sa kumpare ko, pare, huwag niyong tipid ng pulutan. Gilang, ubusin yan, marami pa sa loob. Kung ano, atin yan, para sa atin yan, yung pulutan yan. E ako kanina, nakarami na ako kanina. Sabi ko, karami na ako eh. Tuwan-tuwa ngayon yung kumpare ko. Hingi pa siya ng sausawa at saka sili. So kung may sili, so hingi. Hindi niya alam yun. Yung anong nakuha ko sa loob. Tangina, alam niyo ba yun? Etchas lang tao. Yung napagkawala kong itlo, etchas lang tao. Kaya hindi ako na sabi ng pare. Pare, ayaw ba talaga ng tilapia? Hindi, pare. Ayaw ko talaga. Si Chirian lang ako. Dami ko nga kinain kanina. Tuwan-tuwa talaga yung dalawa pagkain. Ano ba namang ikyas ng tao eh, napakatitabangan ang tilapya. Ngayon, tapos ang
pag-iinom namin. May natira pa. Pare, uwi muna tayo, baka gusto mo pa. Wala namang nakakain na dito. Eh ako, dami ko nang nakakain. Sawa na rin ako. Bili lang uli ako bukas. Sabi nung ganun. Kanya. Sabi ng dalawa. Ang bait talaga ng ating kumparing ito. Ha? Dami nang pinainom sa atin na ano, pinakain sa ating pulutan. Pinadala pa yung tira. Sabi nung dalawa. Sabi ha, balikan uli natin si kumpare. Baka may tilapya uli sa isang araw. Sabi nung dalawa makauwi. Tuwan-tuwa eh. Kwento pa doon sa mga kaibigan. Kinabukasan, bumalik na naman yung dalawa. Nagsama pa. Sabi, pare, may mga kasama ako, may pulutan ba dyan? Wala mo pare, baka sa isang araw. Sabi kong ganun. Tuwan-tuwa. Hindi nila alam, ano, ang kinain, nung binaa ako talaga, etchas ng tao. Naku, yung mga kupare ko talaga, ganyan. Kaya kayo, mag-ingat kayo kapag ang tilapia ay matataba. Mag-ingat kayo dyan. Hindi nyo alam kung anong kinain yan. Hindi nyo alam kung anong laman sa loob nyan. Kaya mag-ingat kayo sa mga tilapiyang matataba. Napakahirap yan, tilapiyang matataba. Mahirap yan. Kaya mag-iingat kayo sa tilapiyang matataba. Maraming kinakain yan. Hindi nyo alam. Kaya doon lang kayo sa tilapiyang bukid. Yung talaga, yung maliliit na tilapia, yan yung malasa na tilapia. At siguraduhin nyo, pagkakain kayo ng tilapia, kayo yung naglilinis para hindi kayo mabiktima ng tilapia na kumakain ng etchas ng tao. Yan po ang aking kwento. Yan po ay totoo. Kaya sa mga kumpare ko dyan, pasensya na kayo. Baka ngayon nyo lang malalaman. Pasensyahan na lang po. Pero napakasarap talaga ng tilapia. Kaya hanggang sa muli, ito ang inyong lingkod. Si Kasado Tayo Vlog. Huwag makalimot, mag-subscribe. Marami pa tayong kwento na itatanghal dito. Kwentong totoong nangyari.